Oh, nakakamel talaga siya mga kapatid. Hi everyone, it's me Gali. Welcome back to our channel mga kapatids. In today's video, itatapat po natin itong cleansing balm ng Lux Organics dito sa Ride or Die kong eye makeup remover ng Nivea. Ayan. Kung gusto niyo pong malaman kung nakaka-melt ba talaga to ng waterproof makeup, itong cleansing balm ng Lux Organics, please keep on watching. For 1 year straight mga kapatid, simula nung umuwi kami dito sa Pilipinas, ito na po yung ginagamit ko na makeup remover. So, this is the Nivea Double Effect Eye Makeup Remover. Bale, na-discover ko to kasi meron akong napanood na isang video ni Kenny Manalad na nirecommend niya tong makeup remover na to. Sa Japan, hindi po to available pero dito sa Pilipinas, accessible po ito sa Watsons and sa mga department stores. I super duper love this product. It's because nakakatanggal po talaga ito ng mga heavy duty na mga waterproof makeup. Bale, sinabi ko pong heavy duty, it's because meron po ako mga ibang waterproof makeup na madali namang tanggalin. Pero for example, itong heroin make ko na, ano bang tawag dito, mascara. Kapag hindi ako nakabili nitong kanyang sariling makeup remover mga kapatid, ang hirap itong tanggalin. Pero ito, kaya niya itong heroin make. So kaya sinabi ko pong heavy duty. And napaka-affordable din ng product na to. So that is why, naislang na putag pinakalit. That is why mga kapatid, sobrang gusto ko to. Kapag hindi po ito naka-buy one take one, kasi ito, buy one take one ko po ito nabili, ang retail price po nito sa Watsons and sa Lazada ay 249 pesos. Ang content amount nito ay 125 ml and kahit 125 lang mga kapatid, sobrang tagal nitong maubos. A little bit goes a long way lang. Siguro mga 6 months ko bago ko to maubos itong ganito kalaki. And dito sa likod mga kapatid, merong naka-indicate na this product is dermatologically and ophthalmologically approved. Listen ka, and this is made in Germany. On the other hand, ito naman pong Rose Cleansing Balm ng Lux Organics cost 379 pesos. Meron tong content amount na 50 grams and this is made in Korea. Alcohol free po ito and paraben free and dito sa gilid banda nakalagay na this is vegan, hypoallergenic, mineral oil free, paraben free kagaya ng nasabi ko earlier, sulfates free and cruelty free. Nagamit ko na to once mga kapatid to remove my light makeup pero during that time, hindi po ako nakasuot ng mga waterproof makeup. Pero this time, masusubukan po talaga natin itong product na to kasi ang suot ko pong makeup ay waterproof and long lasting talaga. Kaya malalaman po talaga natin kung worth it ba talaga ang ating 379 pesos kung bibihin natin to itong product na to. So, ang gagawin ko mga kapatid, bale sa demo natin for today, on my left side, ang gagamitin kong pangtanggal ng makeup ay itong Nivea Double Effect Makeup Remover. Tapos, on my right side naman na makeup mga kapatid, ang gagamitin ko ay itong cleansing balm ng Lux Organics. A few moments later. Nakapagsuot na po ako ng headband, kaya magsimula na po tayo. By the way guys, ilalagay ko po sa description box below ang mga makeup products na ginamit ko sa look ko ngayon. Andito sila mga kapatid. Ayan, sobrang dami. Napakasimple ng look ko today pero ayan, medyo marami-rami akong nilayer mga kapatid. So, sa mga interesado na for example, nagustuhan niyo tong blush na to, i-check niyo lang po sa description box below kasi ilalagay ko po dyan lahat. So, magtatanggal na po ako ng makeup and wait lang ha. Makikita nyo na po ang totoo kong ganda. Ang ganda dyan. Totoo kong itsura mga kapatid. Wait lang. Inom muna ako ng tubig kasi ang init. Okay. Uunahin ko tong gamitin. Itong cleansing balm ng Lux Organics. Ayan. Sobrang ganda ng component. As in, kapag binili mo to, Lux na Lux sa feeling mga kapatid. Meron kong sariling spatula, kaso lang na-misplace ko. Ginamit ko na kasi ito nung isang araw, kaso lang, ewan ko ba, saan ko binili. Nalagay yung kanyang sariling spatula, pero tereen! Meron pa akong extra.
So when you open the component, ganito po ang itsura ng mismong product. Ayan. Wait lang ha. Kuha ako ng konti. Kita ko sa inyo. Ayan mga kapatid. So uunahin ko itong gamitin. And uunahin kong tanggalin itong makeup ko na nasa right side. Kasi itong Nivea, alam ko na to, nakakatanggal ko talaga to. Ayan. Okay, naglagay lang ako ng konti. And let's see kung nakaka-melt ba talaga to ng waterproof na makeup. Ayan. Uy, nakaka-melt! Kuha ko ng salamin. Oh, nakakamel talaga siya mga kapatid. Ayan. At tayo. Dito sa forehead. Okay. Natanggal niya po ang kilay ko. Let's see kung kaya niya bang tanggalin ang Herwin Miko na mascara. Parang kaya niya mga kapatid. Ayan o. Medyo umitim na yung eye area ko. Banlawan pala mga kapatid ha, kasi medyo may pumasok sa mata ko. Wait. Hi mga kapatid! I'm back. As you can see, kaya po ng cleansing balm ng Lux Organics na magtanggal ng waterproof na makeup. And guess what? Kaya niya pong tanggalin ang Herwin Miko na mascara. So, that's good. Performance-wise, mga kapatid, pasado po. Wait lang. Bali, ang gagawin ko, kasi meron pang natirang eyeliner dyan, gagamit po ako nitong cotton buds to remove the remaining eye makeup. Ayan. So, igaganyan ko lang. Ayan, nakakatanggal po talaga siya. So, ngayon, ito namang side na to ang tatanggalin ko. So, kukuha ako ng cotton kasi itong media ay liquid po. So, kailangan ko tayong gumamit ng cotton dito. Sa cleansing balm, sa eye area, kailangan yung gumamit ng ano bang tawag dito? Na mental block na ko. Cotton buds. Kasi mahirap kapag kamay-kamay lang. Pero the rest of your face, pwede na kamayin mo lang. Kasi nagme-melt right away ang makeup. So this is my real face. Hindi po ako flawless in real life. Marami pa akong mga impurities. But still, I love myself. And by the way, nakalimutan kong i-mention kanina mga kapatid na ito palang ginamit ko na cleansing balm ng Lux Organics ay pinadala sa akin, PR package po ito, ayan. Pero don't worry guys, kasi diba napaka-obvious naman, kitang-kita naman ang ebidensya mga kapatid na hindi po peke ang review na to. Totoo po talaga ang kanyang product claim. Maghihilamos lang ako mga kapatid and babalik po ako for my final thoughts. So see you later. Hi mga kapatid, I am back. So for this product face off, ang final verdict ko po ay performance wise, itong dalawang products po na to can remove waterproof makeup. Hindi lang po basta-basta ang waterproof, mga heavy duty waterproof makeup. Nakita niyo naman kanina mga kapatid, wala po tayong pineke sa product review na to. Ease of application, the same, madali lang po itong gamitin. Ang pinagkaiba lang po talaga ng products na to ay kung price point po ang pag-uusapan, mas mura po ito compared to this one. So for example, kung sakto lang po ang budget, I highly recommend this Nivea na Double Effect Eye Makeup Remover. Pero kung meron naman po kayong budget, why not na i-try niyo po itong Lux Organics Rose Cleansing Balm kasi nakakatanggal po talaga to ng makeup. And tingnan nyo naman ang packaging mga kapatid. Sobrang ganda talaga. Ayan, meron pa siyang separator dito to secure the product. As in, kung packaging lang talaga ang pag-uusapan mga kapatid, sobrang ganda nito. Kapag ubos na to, pwede mo tong lagyan ng mga abubot mo and i-display mo kasi napaka-instagramable. Ayan, ang 379 pesos mo, as in, napaka-worth it talaga.
So, i-end ko na po tong product review na to kasi I think natakel ko na lahat mga dapat nyong malaman sa mga makeup removers na to. So, kung nagustuhan nyo po itong product review na to, please give this a thumbs up, comment your thoughts, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page, and Instagram, all at Gali Gascon. And as always, mga kapatid, thank you for watching this, and I'll see you on my next video. Bye! Pakita na ko niyo sa inyo, ha, guys. Ayan, oh. Ito yung tira ng cleansing balm. Sobrang dami pang natira, mga kapatid. As in, a little bit goes a long way lang. Kaya, napakasulit talaga ng 379 pesos nyo.